is that if every member in this place ay talagang ligtas, am I saved? Are you saved? Tanungin natin po yun sa Panginoon, Panginoon, ligtas po ba ako? At kung ligtas po talaga ako, Panginoon, ano po yung bunga ko ngayon? Noong 2022, noong 2023, ano yung mga bunga na pinapakita mo na nagpapatunay, ligtas ako? Kung ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi lumalalim, kung ang ating nais sa salita ng Diyos ay hindi lumalalim, kung ang ating pagmamahal para sa church ay hindi lumalalim, kung ang nais po natin magpagamit sa Diyos ay hindi lumalalim, maaari mga kapatid, nanlalamig na ho tayo. Dahil hindi ganyan ang kilos ng Espiritu Santo. Minsan nga narinig ko po eh, Pastor, hindi na ako nakapagbasa ng Biblia. Bakit? Eh kasi malabo na mata ko. Yan, binigyan ng telescope. Yan, binigyan ng magnifying glass. Yan, binigyan ng malaking screen. Kung hindi po pa rin gagawa ng paraan yung mga binigay na sa atin na paraan ng Diyos, and you're still not gonna act upon it, hindi tunay na pagsisisi yun. Gumagawa na lang po tayo ng mga dahilan dahil nagpapanggap tayo bilang mga Kristiyano. That is the truth. So when we look into the Gospel of Luke, mga kapatid, what did they all have in common? Nung nakilala po nila si Jesus, they understood that they are sinners. They understood na hindi sila karapat-dapat na mabigyan ng anumang biyaya, kundi kaparusahan lang. Nakita nila kung gaano kadakila at banal ang Diyos. Kaya sabi ng iba, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Sabi nung magnanakaw, matakot tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. At pagkatapos po nun, ito ang resulta ng kanilang pagtanggap kay Kristo. Here is the initial component for true salvation. After you realize na ikaw ay makasalanan, handa ka na maglingkod kay Kristo. Hindi mo na patatagalin yun, mga kapatid. Ora mismo, gagawin mo na yun. And for those who are visitors here, huwag sana po ay magagalit po sa akin. Pero kailangan ko po maging totoo po sa inyo dahil nagmamahal po ako sa inyo. Kung ngayon, if this is your first time sa pakikinig po ng salita ng Diyos, at tumitibo sa inyo ang salita ng Diyos at pinapakita sa atin ng Panginoon na tayo po ay makasalanan, this is what you need to do. You need to repent of your sins. You need to come to Christ. You need to accept Him as your Lord and Savior and serve Him right away. Maghanap ka na ng church kung saan ka magkukumit para magamit ka doon. Huwag mo gagayain ng mga ibang tao na iba ang kanilang pananaw. Palipat-lipat na lang pero walang direksyon ang kanilang buhay. Iba-ibang iglesia ang pinupuntahan, hindi mo alam kung sino ang pastor nila. Hindi ganun ang kilos ng Espiritu Santo, mga kapatid. And for the visitors who are here, kapag tumimo ang salita ng Diyos sa inyo, hahanap-hanapin mo ang salita ng Diyos. At dito mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung saan ka dadali ng Panginoon, kung saan ka babaguhin ng Diyos, kung saan ka lalago, kung saan ka aalagaan, tuturuan, aaralan, nandoon ang kamay ng Diyos. Pero kung pagkatapos po nitong service na ito, pag-iisipan ko muna kung paglilingkuran ko ang Panginoon. Kaduda-duda ang ating pananampalataya. Kaduda-duda. Hindi pa rin natin nauunawaan yung mga nabanggit po dito kanina. Pero sa mga nakaunawa, kung kayo'y na kay Kristo, magpatuloy ho tayo lalo. Bakit ho? Because when you're in Christ, you are secured to the very end. Bagamat dumating ang pagsubok, bagamat dumating ang mga trahedya, bagamat dumating ang mga oras ng kahinaan, hindi ka bibitawan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, today, salvation has come to this house. Has Jesus have come to your house? Is Jesus in the house of your heart this afternoon? Is Jesus in your home?
If Jesus Christ has not entered your home, mga kapatid, now is the time to bow the knee to Jesus. Hindi sinabi ng aklat ng Hebrews, tomorrow is the day of salvation. Next week is the day of salvation. Sabi po ng mga ngaraw sa Hebrews, today, if you will hear His voice, today is the day of salvation. So for lesson one this afternoon, ano po ba ang mga tatak ng isang binago ng Diyos? Aaminin niya makasalanan siya. Aaminin niya hindi siya matuwid. Aaminin niya na napakasama niya at karapat dapat lang siya ihulog sa impyerno. At aaminin din niya si Kristo lang ang matuwid. At handa siyang paglingkuran si Kristo. Handa niyang mahalin si Kristo. Handa niyang paglingkuran si Kristo. Sa anumang oras, sa anumang panahon, ora mismo, tatanggapin niya ang Diyos. Yun ang bunga ng isang taong niligtas ng Diyos.